Ano ang sabi? Today, we will feature the entry-level hybrid vehicle from Toyota. At the price of 1.6M, tingin nyo medyo pricey ba? Or nasa affordable side siya? Kaya ang tanong, sulit ba to go hybrid? Tara, pag-usapan natin. This is the 2024 Toyota Yaris Cross HEV. Let's go! Kung di pa po kayo nagsasubscribe sa channel ko, please do consider subscribing and hit that like button. Maraming salamat po. Sa usapang hybrid technology sa mga kotse, sa mga sasakyan, talagang makikita mo yung commitment ni Toyota to push forward this technology. Sa pagkakaalam ko, sila nag-umpisa na gawin to sa mga sasakyan nila. And that was the Prius. At today, all over the world, siya na siguro ang pinakakilala na hybrid na kotse. Kaya right away, alam mo na very reliable ang hybrid cars from Toyota. Well, hindi naman po dapat magduda dyan. The name alone suggests that feeling and assurance, that peace of mind from the cars that they provide. Kaya naman sila ang number one car company in terms of sales in the world. Here in the Philippines alone, I believe they own almost around 30 to 35% chunk of the car sales annually. Kung di man po ganun ka-accurate yung figure na yan, please do comment down below. On this age of electrification, okay para sa akin na Toyota is not focused on total electrification on their cars, but they offer the best option, which is hybrid technology. Pag inisip nyo, it is the most practical thing to do if you want to do your part to be earth-friendly in terms of car ownership. At madami din po siyang benefits, hindi lang sa aspeto na pagiging environment-friendly. Una na dyan, going hybrid means exempted ka sa number coding. We all know that. No worries at all sa aspeto na yan kasi any time of the day, any day, you can use this car on the roads here in Metro Manila. Savings din para sa'yo kasi fuel efficient po ang mga hybrid vehicles. I believe you can get anywhere between 13 to 15 kilometers per liter. That is on stop and go traffic. Yung figures po na yan, napakaganda na po. At mas lalo pa po siyang tumitipid on the open highways. And if you look at it, yung engine niya hindi po siya masyadong stress kasi katulong po niya yung electric motor to move this vehicle. This hybrid car, this compact SUV, it packs a lot of safety features that makes it worthwhile to drive it on a daily basis. At lalo na rin dito sa design aspect niya, hindi rin po siya papahuli. For me, the design, the initial look alone, alam mo na agad na this is a car from 2024 and beyond. The way the front fascia is designed, mukha siyang sobrang serious ang look. Hindi yung para bang nagpapakamacho lang or astig na look. It is more of a sculpted angular look, something like that. Yung bang seryoso siya na pag tinignan mo, dead on straight. Dyan sa harap, super serious ang dating. Very sharp ang design ng headlamps niya, pati na din yung kanyang DRLs. Hindi masyadong prominent para sa akin yung front grille niya, pero itong bandang baba ang nagde-define para sa akin ng look niya. Para ba siyang may malaking jawline na matigas, na astigin ang dating? Yan pong front, yan pong nasa baba niyang front fender. Maganda din yung chrome accent na nakapalibot po doon sa front grille niya. At yung emblem po niya sa gitna, ayan po, medyo po, hindi po siya nakablend doon sa grille. Nakaangat po siya. Ayan po, naka-forward po siya, kaya noticeable din po yan. Pero nakakapagtaka lang din po, bilang isang hybrid version ng sasakyan na to, hindi po siya nilagyan ni Toyota ng blue lighting, ambient lighting yung logo na yan para nagsisignify na this is a hybrid car. Kasi po yung mga ibang hybrid vehicles nila, ganun po ang ginagawa nila. Pero dito naman po sa side profile, I will say it looks conventional in a way. Pero noticeable po yung design accent na nilagay po dyan sa may bandang baba ng door panels. Yung design po ng wheels niya, ang ganda rin po. Para siya mga blades na magkakasunod. Very sharp looking din po. At sakto lang din po ang laki ng kanyang wheel arcs. Yung body cladding, ayan po, very prominent. Para po sa akin, napaka-significant po nito kasi in a way, it tells you that this car is built on a strong platform. Well, which all of us know that it is a product of the collaboration between Daihatsu and Toyota. Honestly, for me, my thoughts about this, I like the Daihatsu brand. Malaki po ang following nila in countries like Malaysia,
Indonesia, Japan, kaya hindi po nawawala ang brand na Daihatsu, though they are owned by Toyota. I remember well, back in the 90s, yung tita ko po, meron po silang Daihatsu Charade. It's a compact car. Ilang beses na po ako nasakay doon. At tuwing nakikita ko po yung kotse na yon, and this was early 90s, masasabi ko na it has that look of a car that is set for the future. Parang ganun. Para bang di siya nababagay doon sa panahon na yon. For me, it looks like really advanced for its time. Well, dito naman po sa likod, medyo may mixed emotions po ako sa look niya dito kasi para akong sobrang serious po ang look niya. Yung tail lamps po niya parang ang dating sa akin eh, malungkot na mata. Pero more on that double boomerang look nung tail lamps niya, mas mapapansin niyo po yan pag umiilaw na po siya sa gabi. Well, hindi ko sinasabi na hindi ako nagagandahan. I like it. At okay ang pagkakablend niya doon sa angular look of the Yaris Cross. Ito pong likod niya, naka-power tailgate po siya. Pasensya na po, hindi po natin mapakita kasi hindi po connected yung battery. Pero anyway, andyan po yung kanyang shark's fin antenna sa taas. May fenders po sa baba. At ayun po yung kanyang rear spoilers. Overall sa design concept niya, I will say that it looks so sharp and pointed na masasabi mo na may sarili po siyang appeal or character. Apart from the, say for example, the Toyota Rush or Veloz or even the Corolla Cross. For me, this can be the best looking one from all of them. That is just my opinion. Well, dito naman po tayo sa interior. Well, dito masasabi mo na Toyota really designed the interior really well. From the materials, soft, at sa mga hindi masyadong soft materials na nakapalibot po dyan, makikita nyo naman po. And it all blends well together with all the layering at positioning ng controls, yung layout, with the ambient lighting also dito sa unit na to. You got the moonroof. Toyota is really trying their best to make you comfortable and make you feel at home sa loob ng kotse na to. I like the design of the door panels na may design na para bang gusto niya gawing, alam mo, meron siyang look na may pagka-premium. Meron din po mga piano black accents sa loob. Dito naman po sa likod, well, I will say leg space, leg room, it's okay. Pero kung 3 full-grown adults, medyo talagang dikit-dikit na po. Pero doable pa rin naman po. May center armrest po siya sa gitna. Ayan, AC vents po at charging ports. At dito naman po sa dashboard niya, it looks okay. At sabi ko nga, it has all the layering that you can see right there. It looks very modern. The controls are positioned well. Yung center console niya, ayan. The gear selector, it looks okay. Andyan po sa lugar na yan yung wireless charging. Ayun po. On and off button, may center armrest po. At ayun po, may auto holding po. At dito po sa bandang gitna niya, kita naman po natin yung design na para bang may barrier po dyan na ginawa nila. Na ewan ko, I don't see its functionality aspect. Pero, well, maybe I am wrong. But if you want to share your thoughts again about this setup, this design, feel free again to comment down below po. Well, I just feel in a way that it was not executed that well maybe. And considering the material that was used. Pero naisip ko para bang pinapahiwatig nito na misis mo, girlfriend mo, na starting from here, eh territory ko. Bawal kang makialam sa mga controls dito. So something like that. Well, joke lang po. Well, overall, the interior is designed well at makikita mo naman sa Toyota did give its best to give a good-looking interior that feels at par with its price. Well, speaking of pricing, for me, ito ang major reason na nakaka-apekto sa pricing niya. Ito pong power unit niya, itong engine, itong hybrid setup niya. It is powered by a hybrid 4-cylinder inline 16-valve dual VVT-i engine. It's the normal Toyota reliable 1.5-liter gas engine at meron po siya dyan katabing separate na hybrid motor or electric motor. Maximum output, it's 91 PSI at 5,500 RPM. Maximum torque naman po niya is 121 Newton meters of torque at 4,800 RPM. So, basically, you're getting around 111 horsepower. Well, masabi nga nila, it feels underpowered. Yan po ang common feedback. Para sa akin naman po, you're not looking for too much speed or too much responsiveness sa performance or something like that. You're looking at something that really works well, efficiently, with the hybrid system. Siguro sa iba okay na, sa iba medyo feeling nila underpowered. Well, it's up to you. But bottom line is, it all works well together to give you a good driving experience. And by the way,
this runs on a CVT. At yun nga po, there are comments na parang maingay daw yung makina at times at medyo noticeable po ito from the inside. And yung sabi ko, it's the same 1.5 liter gas engine that powers the Vios, the Avanza, the Rush. Pero this time, medyo big deal yung NVH levels niya. Siguro nga dahil medyo parang pricey siya. Well, at least for me. Kaya kung titignan nyo, I guess this is more on Toyota making improvements sa insulation ng kotse to minimize that engine noise coming in inside the interior of the car. But for someone that's really not that nitty-gritty, it should not bother you. And at the end of the day, this is a proven engine na talaga namang super reliable. Sa mga features ni Yaris Cross, you got a 10.1-inch infotainment system. Of course, wireless po ang Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth, and meron po siyang voice command. May mga charging ports, 12-volt socket, meron po siyang wireless charging. At dito po sa top-of-the-line hybrid version, meron po siyang 6-speaker Pioneer system. Sa ibang variants po, dun sa hindi hybrid, hindi po yan ang kanyang speaker system or sound system. And Toyota equipped this with the Toyota Safety Sense. Andyan po ang pre-collision system, automatic high beam, lane tracing assist, lane keeping assist, and cruise control. At adaptive po yan. Along with that, you got blind spot monitoring, rear cross traffic alert, SRS airbags, ABS, vehicle stability control, hill start assist. Meron din po siyang panoramic view monitor. Naka-smart entry po siya, electronic power steering po. Meron po siya mga drive modes, which is the Eco, Normal, Power, and EV. And harap likod po nito, naka-disc brakes po. Kaya panalo po kayo dahil full pack of features ang Toyota Yaris Cross HEV. At dito po sa Toyota Motors Taytay, ito po ang pricing ng Toyota Yaris Cross HEV at pati po yung non-hybrid variants. Pasyal na po kayo dito, madali lang po makita ang kanilang showroom, ang dealership mula. Andito lang po sa may rotonda, paakyat ng Antipolo, madali pong makikita. I-assist po kayo ni Ma'am Karen sa mga inquiry nyo. Kaya pasyal na po kayo dito sa Toyota Motors Taytay. Sa pagtatapos, looking at this hybrid car, on the price tag it carries, ang tanong, worth it nga ba to go hybrid? Well, obvious naman, if you have the financial capacity, go for this one. You will enjoy the benefits of owning a hybrid car. Pero if you are someone na medyo steep yung presyuhan na to para sa'yo, sa usapang subcompact SUV, well, you can always go for the non-hybrid variants. Malaki din po ang matitipid nyo. Which will equate to more budget for you for those planned vacations, those long road trips that you will do on this car. You got the budget and you wanna go hybrid? This is the logical choice to take. It looks good for a hybrid vehicle and mostly, you can depend on its reliability. It is a Toyota. Ito po ang 2024 Toyota Yaris Cross HEV. If you found some value on this video, please do consider subscribing and hit that like button. Maraming salamat po. Drive safe. I'll see you on the next one.